Diyos po'y mabuti. Amen. Noong pong nakaraang taon, gusto ko lang pong i-testify sa inyong lahat na ang Diyos po, kapag siya ay sinamba natin, nako, talaga naman pong ang Diyos ay merong kayang gawain na hindi natin kayang gawain. Noong pong ginawa tong church na to, hindi ko po pinagmamalaki o pinagyayabang, kundi gusto kong i-testify na naging bahagi kami ng maliit na portion lang dito. Maliit lang. Pero alam niyo po kung ano yung kapalit nun. Ito pong taon na to, pinagkalooban, pinagtiwalaan po kami ni Lord ng isang napakalaking, ang pangalan namin ay Adriano's Events Place sa Tagaytay City. Na ngayong oras na to ay hindi pa man nagbubukas ay meron na kaming 16 na bookings. Ganun po kabuti ang Diyos. At ito sa aming 32 years na pagiging isang mananampalataya. Sino sa inyo tumanggap kay Kristo? Ang lahat ng tumanggap kay Kristo, ang tawag sa atin ay mananampalataya. Believer. At tayo ay magkakapatid kay Kristo. At kapag po ang Panginoon ng ating Panginoon, eh siguro, alam nyo naman na siya ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Sinabi niya sa napakaraming verse sa Bible na siya ang may-ari ng ginto, ng lahat ng uri ng kayamanan sa daigdig, sa bundok. Kaya po, nung una akong naging mananampalataya, ang ibinibigay ko lang sa Panginoon, ang inihahandog ko lang ay mga bariya-bariya. Nagsimula siguro ako sa piso lang. Nag-aaral pa po ako noon, wala pa akong hanap buhay, siyempre. Every time na meron kaming Bible study, bibigay ako sa gawain ni Lord. Piso. Dalawang piso. Palaki ng palaki yung binibigay ko hanggang sa nakatapos ako ng kolehiyo. Ako yung nagtrabaho, ako yung nagnegosyo. Yes. No, habang ang Panginoon ay sinasamba ko, eh lalo akong pinagpapala ng Panginoon. Amen. Sa ngayon po, yung tinatawag ni Pastor Obis na Bodega Church, yes, yun po ay mga trabahador ng isa sa kumpanya namin. Meron po kaming 4 na kumpanya. 5 na. Ngayon, 5. At yung lahat ng yun ay naniniwala ako na pinagkatiwala lahat ng Panginoon. At kung ako man po ay pinagtiwalaan ng Panginoon, ay believe na pagtitiwalaan din tayong lahat ng Panginoon. Amen. Depende lang kung tayo ay katiwa-tiwala. Kasi sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay pinagtiwalaan sa maliit, yes, sigurado, pagtitiwalaan ka pa ng Panginoon sa malaki. Amen. Pero kung sa maliit pa lang, binigyan ka ni Lord ng maliit, eh dinala mo na kagad sa inuman, sa tonggaan, sa, yes, sa sugalan, sa palagay nyo, katiwa-tiwala tayong katiwala. Sino sa inyo naniniwala yung kalusugan nyo galing sa Panginoon? Amen. Taas yung kamay nung naniniwala. Amen. Ay, naniniwala tayo, no? Amen. Ako, naniniwala ako. Itong linaw ng mata ko, linaw ng pag-iisip ko, malusog na katawan ko. Hindi lang ako, pati pamilya ko. Naniniwala ako na lahat yan galing sa Diyos. Amen. Dahil kasi pagka malabo ang mata mo, hindi ka naman makakapagtrabaho. May konti kang migraine, hindi ka na makaalis ng bahay mo, pasuray-suray ka na. Masakit yang yung tuhod, merong karayuman, hindi ka malakad, hindi ka na makapagtrabaho. Pasalamatin natin ang Panginoon sa anumang bagay na meron tayong nakikita sa harapan natin. Alam niyo kung bakit ang Panginoon, nung siya every time na siya gagawa ng himala, no, dalawang beses siya nagpakain sa 4,000, yung isa pang yung pangalawa 5,000. Yes. Wala namang magic ginawa ang Panginoon eh. Correct. Wala siyang walang magic. Alam niyo lang kung anong ginawa ng Panginoon, mababasa natin eh. Amen. Alam niyo lang kung anong ginawa ng nagpasalamat lang siya. Yes. Ama, maraming salamat. Mm. Nung pinamigay niya, dumadami kusa. Amen. Yun ang susi ng pagpapala galing sa Diyos. Matuto ka magpasalamat, ano meron binigay sa'yo ng Diyos sa kamay mo? May susubok ang pagkain, kahit ulam mo'y tuyo. Salamat ka, Lord, maraming salamat. Tinan mo, bukas yan, magiging club na yan, magiging manok na yan, magiging baboy na yan, magiging baka na yan. Ako lahat ng gusto mo bibigay sa'yo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon dahil sa 30 taong pagiging mananampalatayan ni Kristo.
mananampalataya. Lahat ng hirap ay naranasan ko na siguro. Hanggang sa mga oras na to. Yung mga negosyo namin, wala kami mga ahente-ahente. Nung umpisa kami ng negosyo, halos makatulog ako sa isang maliit na tindahan, walang nabili. Paglinggo, sarado. Punta kami sa simbahan. Pagdating ng Lunes, meron ng customer, nadadagdagan. Parami na parami. Bakit? Maging isa kang mabuting katiwala ng Diyos. Kapag merong inilagay ang Diyos sa kamay mo, siguraduhin mo, pagpapasalamat mo sa Diyos. Huwag mong unahin yung sarili mong kayabangan, bili ako ng magandang damit, bili ako ng lahat. Huwag mong unahin yung kayabangan. Amen. Tangkungan ang pupuntahan mo. Noong araw, nung nag-umpisa kami sa negosyo, pinagtatawanan ako kasi wala akong sasakyan. Ang sasakyan namin, una, motorsiklo, brum, brum kami. Brum. Nakabili ako ng isang pickup na junk. Na junk! Pagbababa ako, hindi ako makababa, hindi mabuksan ang pintuan. Natalon ako sa bintana. Pagtapa ko ng preno, butas wala ng flooring. Titirik pa ko saan-saan. No, pero pag may gawain sa Panginoon, gamit ko yan. Kaluluwa naman yan, punong-punong. Ngayon, lahat ng sasakyan, meron ako. Sabihin mo kung ano sasakyan na laman mo, meron ako. Totoo po yan, hindi po ako nagyayabang. Kaya ko po yan sinasabi sa inyo para sabihin sa inyo, kapag ang Diyos natutunan natin sambahin, pasalamatan. Kasi yung pasasalamat, yan ay bahagi ng pagsamba sa Diyos. Meron kang iinumin tubig, salamat Lord. Huwag yung kain ka ng kain, kuha ka ng kuha sa Diyos, hindi ka marunong pasalamat. Kasi kahit tao, kahit ako lang ha, kahit tao lang, kahit ako. Hingian mo ako ng kahit ano, pagkuha mo, talikod ka. Pagbalik mo sa akin, tatalikuran na rin kita. Siguro, ikalawa, tatlong beses, baka bigyan uli kita. Pero pang-apat, pang-lima, kahit tao lang ha. Yes. Talikuran na rin kita. Baka hindi mo na makuha yung inihingi mo o pabor na gusto mo. Hindi ko sinabi, pasalamatan niyo ako. Ang pasalamatan natin ang Diyos. Huwag na huwag mo kalilimot ang pasalamatan ng Diyos. Yes. Dahil yun ang isang patunay na ikaw ay isang katiwatiwalang tao. Pinagkalooban ka ng Panginoon ng magandang boses, gamitin mo sa pagpupuri sa Panginoon. Amen. Pinagkalooban ka ng Panginoon ng magandang mga pagmumuka, ay gamitin mo sa pagkukuha, pagkanta sa Panginoon. Amen. Pinagkalooban ka ng Panginoon ng 10 piso, ibigay mo sa Panginoon yung kapiraso. Amen. Sambahin natin ang Panginoon. Ang natutunan mo ang pagsamba sa Panginoon, ako lahat ng aagos, biyaya. Amen. Palapana din ang Panginoon. Pangpangat, sige. Paya tayo nag-umpisa. Sige, umpisa na tayo. Okay lang po ba? Medyo matagal-tagal. Okay. Yan, sige. Puntahan po natin ang Efeso 1.13. Sino sa inyo may Bible? Sino sa inyo may Bible? Taas ang kamay. Yung walang Bible, lumabas na. Dedyo ko lang. Sino po sa inyo walang Bible? Yung totoo, yung walang Bible. Walang Bible sa bahay, ha? Taas ang kamay. Oh, lahat naman may Bible, no? Lahat, no? Alam nyo itong Bible ko na to. Kita nyo yung Bible ko. Mabuti, magandang balita, Biblia. Napakarami kong Bible. May English, may Tagalog, merong Hebrew, merong Greek. Eh, siyempre, dito ko sa Tagalog. Yan ang wika natin, eh. Paborito ko yan. Misan, English. Mahalaga meron kayong Bible. Kasi ang salita ng Diyos, yan ay pagkain ng ating kaluluwa. Sino sa inyo naniniwala meron kayong kaluluwa? Amen. Sino sa inyo naniniwala meron kayong espiritu? Amen. Espiritu. Espiritu. Sino naniniwala meron tayong espiritu? Taas ang kamay. Hindi na kayo naniniwala meron kayong espiritu, ha? Ang tao, hindi katulad ng hayop. Pagbasahin mo ang Genesis, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, pati hayop, tao lang ang kanyang binahaginan ng kanyang hininga. Espiritu. Binigyan tayo ng Diyos ng kaluluwa, espiritu. Yan ang pagkakaiba natin sa hayop. Sino naniniwala meron tayong espiritu? Amen. Okay, basahin natin ang Bible natin. Kaluluwa. Lucas 16:19 to 31. Ako wala akong tagabasa. Yung asawa ko, tagabasa ko eh. Lucas 16. Ate, kung makikita, sino ang unang makakakita, pakibasa po. Pakibasa ha. Lucas 16:19 to 31. Ang maya
mayaman at si Lazaro. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nangangalang Lazaro na tulad na tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Isang hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa kapag ng mayaman. At dooy nilapitan siya ng mga aso at binilaan ng kanya mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Hold. Okay. Nakita ninyo, mayroon dalawang taong namatay, ano? Yung kanilang mga katawan, inilibing. Na pag tayo namatay, yung katawang laman. O, teka muna, bago yan, meron pa ako isa pang babasahin. Lucas 16:19. Ay, teka, hindi pala yan. Ayan, nawala ako. Unang Tesalonica 5:23. Sige, sister, sino nakakakita? Nakita natin, binasa natin doon kanina, yung dalawang tao, sa mayaman, sa mahirap na matay, yung katawan, nilibing, pero yung kanilang kaluluwa, merong pinuntahan. Ano? Yung isa nagpunta doon sa lugar, ay Unang Tesalonica 5:23. Naway, lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway palagiin niyang walang kasintasan ang buong ninyong katauhan. Buong katauhan, ano yon? Ang espiritu. Espiritu. Kaluluwa. Kaluluwa. At katawan. Okay. Sa pagbalik hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Okay. Amen. Kailangan unang-una, maunawaan natin na ang tao ay may tatlong sangkap. Yes. Yan ay isang pundasyon ng isang mananampalatayang Kristiyano. Ano ang sangkap ng isang tao? Siyempre, number one, yung mga magagandang katawan. Mapopogi, may balbas. Napakagagandang mga... Hipuin mo nga yung katawan mo kung meron kang katawan. Hipuin mo yung katawan mo. Yan ay katawang laman. Tawag ng katawan. Nawa ay lubos kayong gawing mabuti ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Yeah. At nawa, ano pa sister? Panatilihin niya walang kapintasan ng inyong buong pagkatao. Ang katawan, ang ano raw, ang bumubuo, espiritu, kaluluwa, at katawan. Katawan niyan yung naihipo. Espiritu at kaluluwa, yan lagi magkasama. Pag yung katawan mo namatay, ang espiritu mo at kaluluwa hihiwalay. Yung katawan mo na kay ganda-ganda, pagkamatay mo, mag-umisa na mabulok yan. 3 days. Bulok na yan. Saan pupunta yung ating espiritu at kaluluwa? Katulad nung si Lazaro at saka yung isang mayaman, yung isa nagpunta. Saan nagpunta yung isa? Sinapupunan ni Abraham, no? Yung iba tawag dyan ay paraiso, yung iba tawag dyan ay langit. Kung ano man yung tawag mo dyan, tawagin mo na kung ano mong gustong tawagin. Yung isa naman, nagpunta sa daigdig ng patay. Anong sabi nung nagpunta sa daigdig ng patay? Amang Abraham, pabalikin mo po ako sa lupa. Meron pa akong kapatid na natitira doon, hindi pa namamatay. Okay, dyan muna tayo. Ano? Inupisahan ko lang muna kasi marami sa atin, hindi naunawaan ng isang tao, merong katawan, may kaluluwa, may espiritu. Yung katawan na yan, malimit yan ang gusto niyan. Layaw yun, tama si ate. Lahat ng kasalanan sa mundong ito, yan ay gagawain lamang ng katawan na yan. Yung mga tinatawag nating basic na kasalanan, yung sugal, babae, sigarilyo, mga basic lang yan.
droga na, pag droga na, medyo mataas na level na yan. Paglalasing, ayan na, susunod dyan, pare-rape na, pag nanakaw na, palala ng palala ang kasalanan sa mundo nito. Maawa ang Diyos sa mga tao. Pati na sa akin, kasi dati kong buhay yan. Kung kukuwento ko sa inyo, anong ginagawa ng katawang ito nung wala si Kristo, naku, nakakahiya. Kahit sa pinakamatali kong kaibigan, di ko makukwento, nakakahiya. Kasuklam-suklam. Karimari-marim. At lahat ng tao na bubuhay sa mundo ito, pag wala si Kristo, yun ang direksyon natin lahat. Kasamaan. Niwala kay Rod? Mabuti na lang, mayroong isang nangaral. Sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Pakikinig ng mabuting balita ng kaligtasan. At paanong mayroong makakarinig kung walang mga ngaral, katulad ko ngayon na nangangaral? At paanong may mga ngaral kung hindi susuguin ni Kristo? Kaya niya, no? Pastor Odi, sinugo yan ng Panginoon, kaya maraming kaluluwa naririto. Amen. Walang magiging mananampalataya kung walang mga ngaral. Yung Bible na yan, yan ay isang tools lamang. Sinusunog nga ng demonyo yan. Yung mga nag-exorcist, sinusunog. Yeah. Kailangan basahin mo yan. Bakit? Pag hindi mo alam yung laman dyan, maluloko ka ng demonyo sa mundo ito, madadaya ka. Kaya ang salita ng Diyos, pagkain ng kaluluwa. Ang pag-iisip ay bahagi ng kaluluwa. Niwala kayo? Yung isip. Yung isip, yan ang nagpapagalaw sa ating katawang laman. Kahit ikaw ay tulog, pag napahiyang, gigising ay iyak. Pag nagutom yan, pupunta sa kusina, kakain nga. Pag nag... Ang isip, yan ang nagpapagalaw sa katawang yan. Nakita niyo yan, gumagalaw yan, no? Yes. Ang isip ay bahagi ng kaluluwa. Ang kaluluwa, espiritu, magkasama, hindi yan nag-iiwalay. Kanya nga lamang, ang espiritu ng tao, kapag wala si Kristo, ang tawag sa kanya, patay. Hindi ibig sabihin ng patay na nakalibing kung hindi hiwalay sa Diyos, wala si Kristo. Mabubuhay lamang yung espiritu nyo kapag tinanggap nyo si Kristo. At kapag tinanggap nyo si Kristo, ang tinatanggap ninyo yung espiritu ni Kristo. Kaya't sinabi, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sino sa inyo tumanggap na kay Kristo? Taas ang kamay. Okay, kung hindi pa, para makatiyak tayo na ikaw ay kapatid ko kay Kristo. Kasi ang tinatawag lamang na kapatid kay Kristo, yung taong tumanggap kay Kristo. Tindihan niya? At ang pagtanggap kay Kristo, may requirement. Ano yun? Katulad ng sinasabi ni Kristo nung siya'y nandito, kahit saan siya magpunta, pupunta siya sa simbahan, sa sinagoga. Ano yung simbahan? Tawag na sa Bible, sinagog. Sinagog kasi, yung, ang Panginoon kasi, Hudyo. Kapag dumating si Kristo, lagi niya sasabihin, pagsisihan mo, talikuran ng iyong kasalanan. Yun ang laging preaching ng Panginoon. Pagsisihan, kailangan natin malaman na tayo mga kasalanan. At kailangan natin tigilan. Kailangan natin magpasya. Ang pagsisisi ay pagpapasya, hindi ko na muling gagawin. Bakit? Si Kristo ang kaisa-isang tao na lumakad sa mundong ito na kahit kapirasong kasalanan, kahit tuldok lang, hindi siya gumawa ng kasalanan. Pero lahat ng naranasan natin temptation sa mundong ito, naranasan niya. Pero hindi siya gumawa kahit kapirasong kasinungalingan. Tayong mga tao, bata pa nga lang, maroon na tayong magsinungaling. Hindi tayo tinuturuan. Bakit? Kung ano yung tinatna natin sa mundong ito, yun ang gagawin natin. Kahit ang alam ng nanay-tatay natin, ang bait-bait ng batang ito, hindi niya alam. Ako, akala ng nanay ko, nung maliit ako, ang bait-bait ko. Pero pag nasa labas ako, kasama ko yung mga barkadang katulad ko, ay nako, lahat ng kawalang yan, alam ko mamboso, alam ko magnakaw, hindi alam ng nanay ko. Sinaturo. Kung ano yung naratnan mo sa mundong ito, yun ang gagawin mo. Niwala kayo? Walang taong matuwid sa mundong ito, mawala si Kristo. Magiging matuwid lamang tayo kapag tinanggap mo si Kristo, ang tingin sa iyo ng Diyos, ikaw ay righteous na. Once nagsisi ka,
nagpasya. No? Alam niyo yung ibig sabihin ng pagpapasya? Yung nag-decide ka na? Decide ka, nagpasya. Yun ang mahirap gawin. Kaya hindi lahat ng tumanggap kay Kristo, eh tumanggap na kay Kristo. Diyos lang na nakalam. At kapag ang isang tao tumanggap kay Kristo, ang tinanggap mo'y espiritong mabuti ni Kristo. Asan ang katawan ni Kristo? Taas ang kamay, nakakaalam. Asan si Kristo ngayon? Nasa langit. Nasa langit, di ba? Ang tinutukoy nyo, yung katawan ni Kristo. Nasaan ngayon si Kristo dito sa